ikaw ang idol ko. Idol ng mga Pilipino. Oh! Okay yung shoes niya. White! Combat white boots. Wow! At maganda rin yung inyong hoodie. Tulfo and chill. Sa likod, ano itsura? Ayos! Wow! Anyway, today is Wednesday. Hindi yan eh, hindi yan eh. Hindi pa kayo sanay. 1, 2, 3, 4, 5. Ano yung hinahanap ko? Today is 5 days na lang, Idol! Monday na! Ayan, patunayan na kayo ay looking forward to Monday. Sayawa na! Live studio audience. Mamaya po, i-announce na ang ika-4 na weekly winner ng RTIA TikTok Dance Challenge. Pero bago yan, for RTIA TikTok Dance Wildcard today, SPC Dancing Riders ng San Pablo, Laguna at 4Ds Cebu, Mandaue City. Bibigyan natin sila ng pagkakataon para doon sa second chance na masama sa elimination round ng ating Grand Finals. Ito na, umpisa na natin. Open na po yung voting, ha? Open na po yung voting, live voting, sa FB page ng 1PH. Baka pwede natin pakita ng video? Okay. Pwede pakita yung video? Okay. SPC, Dancing Riders. Sige, direct roll. Hanggat merong inaapi, ay merong Rabi Tulfo. Walang iwanan, asahan nyo yan. Di ko kayo bibiguin. Ako'y tao lang, nagkakamali. Huwag nyo sanang masamain. Sama-sama tayong lalaban. Sama-sama tayong babangon. Sama-sama nating harapin. Anumang dumating na hamon, patas na pamamahayag, yan ay aming hati. Tunay na pagmamahal, ganyan ang katakapati. Oh, alam nyo na. At ngayon naman mga kapatid, tingnan naman natin, panoorin natin ang entry ng 4Ds Cebu from Mandaue City. Direct roll! Ano man ang sumpong nadala, basta alam niyang tama, pinakakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun, sarap ituto in action. Sige po, botohin nyo na yung gusto nyo botohin dyan. Sa tingin nyo, bigyan ng pagkakataon na para doon sa elimination run sa ating Grand Finals. Sila po yung mga hindi nakapasa doon sa weekly. Therefore, binigyan namin sila ng second chance, wildcard kung tawagin niyan. Kaya open na yung botohan natin ngayon sa RTIA FB page live. Okay, mamaya announce po natin yung winners. For the meantime, Chang Marks, ano ba mga abangan ngayon? Ako, Idol, eto sa una nating kaso, isa na namang mister na nagpapatulong kay Idol dahil si Mrs. Inip
putan siya sa ulo. Nako, sinalo na nga niya kahit nabuntis ng iba. Pero ngayon, binalikan pa ang nakabuntis sa kanya. Nako, eto raw po ang ebidensya. Panoorin ninyo. Oh babe, isang tingin mo lang para na kong tinutunan. Alin Joy, bakit ginawa mo sa akin to? May apat tayong anak at parehas tayong kasal. Bakit kailangan mong sirain yung pagmamahala natin? Sirain yung pamilya natin? Nagmamakaawa po ako sa iyo. Bumalik na tayo sa dating nating buhay. Yun lang po yung niling ko sa inyong dalawa ni Wilmar. At saka kay Wilmar, sana po tigilan mo na yung asawa ko. Si Rapitul po, mingi po ako ng tulong sa inyo. Maksunan niyo po yung problema ng mag-asawa. Pati na po siya sa asawa ni Wilmar. Hindi na po siya humingi ng bibigay ng sustento. At saka sinira niyo na rin po yung pamilya nila. Ito na namang sunod nating inirereklamo, ha? Noodle House na pag-aari ng Chinese noodles na yan. Tignan niyo po kung gaano katunay. Yung ginagawang noodles, kung gaano katunay. Wala pong linis-linis yan, ma'am. Yan po lahat. Dami pong ipis dyan, dahil ng daga. Dugyot ang gawaan ng noodles dyan. Ganon din daw ka dirty ang pagtrato ng may-aring Chinese sa mga empleyado niya. Nako ha, kung di pa kayo magka-food poisoning niyan, ewan ko na lang. Kaya sambay ng keyboard warrior sumandana dahil narito na si Maring MJ. Hola mga keyboard warrior! Magbakbakan na po tayo sa live stream ng Idol in Action sa Facebook page. Pati rin po sa YouTube channel ng 1PH. Mag-comment na po top dance challenge for today. Kaya Idol Raffy, ano pa bang iniintay natin? Salamat siya Mark at MJ. Ang iniintay natin ang warning shot ni Kapitana Carol. Yes, Idol! Ito na ang aking warning shot kay Dennis Samson, ang may-ari ng NIS Computer Solutions sa Dumaguete City, Idol! Anong problema dyan? Idol, may ebidensya. Tignan po natin. Sige. Okay. Yan, Idol, ang pinadala sa atin na nagre-reklamo si Janice Abueva. Siya po, Idol, ay bumili ng isang set ng desktop na halagang 14,000. Oh. In short, kalagitan ng exam ng kapatid, namatay ang desktop. Refund! Okay, pero ayaw ibigay ang refund? Yes, Idol. Okay, sige. Dahil bahala okay. Dyan mamaya. Ano pa? Idol, pampagod vibes. Good shot! Yes, Idol. Good shot tayo kay Engineer Alan Cortez, ang may-ari ng LNG Cortez Building. At kay Engineer Clifford Cosset, ang acting assistant city engineer ng Lapu-Lapu City, Cebu, Idol. Ano bang ginawa ng dalawang engineer at kailangan purihin? Idol, na warning shot, July 12. Ang nagre-reklamo ay si Ma'am Luz Paunil at Mayet Lozano dahil walang safety net ang kinoconstruct na building at delikado. Ah. Idol, meron tayong pasasalamat video. Tignan po natin. Aba. Sige. Hello, Idol. Magandang araw po. Buong puso po kami humingi ng pasasalamat sa iyo. Sa lahat na hiningan namin ng tulong, ito lang yun ang tumugon at nag-action agad. Salamat po and more power. God bless. Welcome po at masalamatan mo one more time yung dalawang engineer. Yes, Idol. Maraming salamat kay Engineer Alan Cortez at kay Engineer Clifford Cosset. Saludo po kami sa inyo ni Idol. Thank you po. Salamat, Kapitana Carol. At punta na usapan natin si Ronald Romay. Ang kwento po nito, nung makilala niya po itong kanyang misis ngayon na si Alin Joy, meron na po itong anak. Okay, from a previous relationship. Winantutri po siya nung kanyang previous relationship. So ang ginawa po ni Sir Ronald, sinalo po. Okay, sinalo po itong si Alin Joy at yung anak ni Alin Joy na tinakasan po nung
tatay ay sinaluri niya at yung pangalan ng bata ay inako niya. Ang masaklap, later on, aba, si X at saka si Alan Joy, nagkabalikan. Panoorin natin ulit yung video. That's good. Okay. Sir Ronald, magandang umaga. Sir Ronald. Okay. Hello po, si Sir Ape. Sir, butit nakuha pa niyo pong tumawa, pero that's good. Huwag masyadong dibdibito problema, kaya naman natin to solve din. Okay, napakasakit po itong nangyari sa inyo, sir. Hindi sa ginagatuhan ko kayo, sir, pero sobrang sakit po to. Sinalo niyo po. Sir Ape. Opo. Maganda lang po. Wala pong audio. Ah, wala. Nasang audio ni sir? Okay. Okay. Pakiayusin ulit yung audio ni sir. Pakiayos lang muna ang audio ni sir. Doon sa ngayon lang nakatune din. Okay. Ulitin ko po yung kwento. Si Mr. Ronald Romay, isa pong family driver, nung makilala niya po yung kanyang misis na ngayon, na si Alan Joy, na isang dating OFW, ito po'y nabuntis. Okay? Matapos po ito mabuntis. Edi, sinalo ngayon nitong si Ronald yung baby at ipinangalan po sa kanya. Sinabi niya, okay, pangalan mo sa akin yan, ako nang tatay yung tatay dyan. Ako nang bahala. Okay? Well and good. Ito ay masaklap. After 13 years, aba, nagtagpo ulit yung landas ni Alan Joy at saka itong si Wilmar. Yan na nga po yung video. Nagkagustuhan ulit sila. Ngayon, itong si Ronald, iniwan na ni Alan Joy. Talking about ingrato, walang utang na loob. Kung ano pang pwede niyong idugtong dyan. Nasa inyo na yan. Okay. Si Alan Joy, ang makausap natin. Sige, ayusin pa muna yung signal ni Sir Ronald. Alan Joy. Sir Ronald? Okay, okay na po ako, sir. Okay ka na, okay na Sir Ronald. Sir Ronald. Opo, opo, sir. Magandang umaga po, Sir Ronald. Kailan pa po itong video, Sir Ronald? Magandang umaga din po, sir. Opo. Kailan? 2020. Basta nito lang yan, sir. Ah, 2021 na yan, sir. Okay. So, pag-uwi ng asawa ko na sa bahay na yan po. So, na-kumprantan nyo na po siya tungkol sa video na yan? Opo, sir. Kaya nga po ako unang, dyan po ako unang nagsilos na nag-resign po ako dyan sa trabaho ko bilang isang gwardiya gawa nung hindi ako makakatulog lagi, ganyan. Grabe yung mga ginagawa nila sa akin. Ano po sabi ni Alan Joy? Na nagkikita. Opo. Ano sabi po ni Alan Joy? Nung, ano po? Ano pong naging reaksyon niya nung sabi mo sa kanya na nahuli mo itong video, silang dalawa sa TikTok na ito at meron na pala silang relasyon? Ano pong reaksyon niya? Eh, nagalit-galit pa po sa akin, sir. Sabi na sa TikTok lang daw yan. Eh, alam naman namin kung anong nangyayari. Okay. So, bukod po dyan sa TikTok, meron pa ba kayong mga ebidensya na itong dalawa ay nagkikita, nagsasama na? Okay. Hirap ang signal ni sir. Let's opo, talk. Sir. Wala pa ako ebidensya, pero nahuhuli ko pa lang. Okay. Sir? Sir. Nahuli niyo po sila? Opo. Si Wilmar kasi yun, sir. Siya talaga yung punot dulo nito yan, sir. Bago umalis po yung misis ko, sa papunta ng uwi ng probinsya, yan ang unang kita nila, sir. Inamin naman sa akin ng asawa ko yan, sir, na nagkita sila at may nangyari sa kanila. Ngayon, pinatawad ko po yan, sir, kasi sa akala ko, magbago na siya kung nung umuwi na ako na magsama kami doon sa probinsya. Eh, pagbalik namin dito, ganun pa rin, sir, nagkikita-kita pa rin sila. Kaya dito na po ako napabaliw na lagi, nawawala na ako sa pag-iisip ko, ganyan. Okay, sandali lang po, sir, ha. Ito na po, si Alan Joy, si Mrs. Alan Joy. Ma'am. Yes po. Good morning po. Good morning din po. Hindi po kayo na konsensya dito po sa ginawa ni Sir Ronald matapos kayong Kaya nga po, bakit niyo po nagawa yun? Wala, dahil lang din siguro sa anak namin. Dahil sa anak niyo. Pero tinakbuhan ka, di ba? Winantutri ka, tapos ang sumalo, itong si Ronald at tinuring niya na parang anak na niya, itong
anak nyo ni Wilmar. Itong si Wilmar, nag-escape po na. Inamin ko naman po yung ano yung naging kasalanan ko sa kanya. Anda naman akong tanggapin yun kung ano yung sa akin. Okay. Pero itong si Ronald, sa kabila ng lahat, I think gusto pa rin niya makipagbalikan sa'yo. Pero ang tanong ngayon, anong garanti na hindi ka na in love ulit dito kay Wilmar at makipagkita ka ulit dito kay Wilmar? Hindi na po kami niya nagkikita eh. Bali, nagkakontak na lang po yan doon sa anak ko. Eh, doon po sa TikTok ninyo, kilig na kilig po kayo, ma'am. Sa TikTok lang po yun, dinuwit-duwit lang po, nung nakarang taon pa po yan. Okay. Sir Ronald. Yeah po, sir. Kausapin niyo po si Opo. Mrs. Kausapin niyo po si ma'am. Nako, Tan. Ilang lahat ng account mo, gin-block mo ako, gumawa ka ng sariling account mo. Yung tawagan niyo sa nung nagkita tayo, nung tawagan niyo yung dalawa ni Wilmar, babe, sabi niya pa sa iyo. Ano yung mga sinasabi niya sa iyo na nitong mga kwan lang. Diba sinabi mo na nga lahat i-ano ko na yung communication ko kay Wilmar. Kaya nga, inano mo nga yung communication mo, may sariling account ka na hindi naman account mo, yung joint account yung dalawa. Wala na nga yun, wala na yun. Binura ko na rin yun. Isa na lang yung account yung ginagamit, yun lang yun. Dahil kaya kita nga, yung black, kasi kung ano-ano sinasabi mo sa akin, nasa number naman ha, number naman, di ba kakunta ka sa number? Oo, kakunta ka sa number, pero di ba gina-block mo ako? Yun yung lahat, gina-block mo ako sa number, gin-block mo ako sa lahat ng account mo. Wala akong contact sa'yo. Sa number, sa number ka, kakunta ka, tumatawag ka pa nga eh. Di ba, bina-block mo ako, tapos ina-unblock para lang... Ay, naku. Okay, makasingit po. Sir Ronald, kaya kayo kumontak sa amin dahil gusto mo makipagbalikan, gusto mo mabuo yung family nyo. Makipagbalikan kay Alan Joy. Mabuo yung family na. Okay. Opo, sir. Alan Joy. Gusto mo mabuo yung family namin. Okay, so gusto niyo mabuo yung inyong familia despite dito sa mga nagawa mo na against him. So, okay sa'yo na kalimutan mo na si Wilmar at huwag mo na ulitin? Kaya naman po yun eh. Pero anong guarantee na magpapakitino ka na ngayon? Kasi nga, yung usapan namin dalawa, babalik po ako sa abroad. Yun po yung point ko na babalik ako ng abroad para sa mga anak ko. At para makalimutan na si Wilmar? Opo, yun po yung namin dalawa. Kaso, pinaabot niya pa po sa Rapitol po. Ma'am, sandali po, ma'am. Gustong makisali dito sa atin si Kilin Superales. Pakitanggal yung kamay mo. Mrs. Superales, magandang hapon. Opo. Okay. Opo, sir. Good morning, Ma'am Marilyn, good morning. Kayo po ang Mrs. ni Wilmar. Opo, sir. Okay. Nakarating na po sa inyo na ito pong si Wilmar, na ex ni Alan Joy, ay nagkakaigyan ulit. Ma'am? Hirap mga signal natin yan. Ma'am? Opo, sir. Opo. Okay. So ano pong reaction niyo, ma'am? Siyempre, nagalit po ako. Ano pong reaction, ano pong sinabi ni Wilmar nang kumprantay niyo po siya tungkol sa video, tungkol dito sa mga nalaman niyo? Okay. Okay, pakiayos ulit yung mga telepono. So, Sir Ronald? Opo, sir. Okay. Opo. Sabi ni Opo. Mrs., nagbago na siya o magbabago na siya. Ito ang dahilan kung bakit daw siya babalik sa abroad para makalimutan na si Wilmar at yung sinasabi mo, mabuo ulit yung pamilya ninyo at makakapag-concentrate na siya trabaho sa abroad para supporta yung pamilya ninyo, yun daw po ata yung balak niyang gawin ngayon. Anong reaksyon? Opo, yun na po. Yung kwan ko, sir, kaso sabi ko nga, hanggat may communication silang dalawa ni Wilmar, sir, hindi pa rin magbabago yan kasi gagawin at gagawin pa rin nila yun. Well, yan po ang hindi natin may gagaranti dahil unless kung tatanggalin mo yung social media, ipipace out mo yung social media, then mawala na silang komunikasyon. Hangkat may social media, napakadali naman maggawa ng mga account, fake account and all. And pwede pa rin siya mag-communicate, tiwala na lang. Kung may tiwala ka pa rin dito kay Alan Joy na talaga magbabago na siya. Kausapin mo siya, sir. No, wala po yung video niya, yung audio, sir. Okay. No, wala po yung audio. Alan Joy. Yes po, sir. All right. Sabi mo kay sir na ikaw ay magbabago, na bigyan ka ng third chance. Alam mo na, mapag-usapan naman natin yung mga problema nating dalawa. Hindi mo naman dapat pinahantong sa dita.
di ba, ang usapan natin, mag-abroad nga ako, tapos ano, para sa mga bata. Ay, wait lang. O, ikaw din, kakausapin kita ha, dahil matagal na kitang gustong kausapin. Ikaw, kung gusto mo ma, kung gusto mo maging mag-communication kayo ng asawa mo, kausapin mo siya ng maayos, hindi paano kung ano-ano pinagsasabi mo rin sa kanya. Paano, dahil, paano ko siya kakausapin? Binlog niya ako dahil sa'yo. Hindi na yung tumatawag sa akin eh, simula January, alam mo ba yun? Dahil sa'yo. Sigurado ka? Hindi mo kinakausap? Eh, yun nga sinabi niya doon sa anak ko, kinakausap ka. Yung anak ko lang, pero ako niyo pa ako kinausap. Hindi mo rin kasi kinakausap ng maayos eh. Dapat ikaw mo. Facebook lang asawa ko, pinakialaman mo. Oh, talaga? Kung hindi ka pa kaila Mira, pinakialaman mo na lang sa buhay namin eh. Oh, alam mo Malen, masasabi ko sa'yo, kausapin mo ng maayos yung asawa mo. Kung gusto mong mag-ayos talaga kayo, kausapin mo siya ng maayos. Ikaw ang kumausap sa asawa ko dahil ikaw ang sumira sa pamilya ko. Bakit ako makikipag-usap doon sa kanya? Sabihin mo sa asawa ko, balikan niya ako dahil sa'yo sinira mo yun. Kung alam mo ba yun? Nasira yung buhay ng asawa ko dahil sa'yo. Alam mo ba yun? Ikaw, nag-chat ka sa akin ha, tapos sabay block. Dapat, antayin mo muna bago ako mag-reply para naman makuha mo naman yung point ko. Hindi ko kailangan ng sagot mo dahil ko sa'yo. Kailangan ng sagot mo dahil kahit paggalitan kita, dahil kahit awayin kita pa ulit-ulit ka sa asawa ko. Yun bakit lang. Bakit kulang ba yung piti ng asawa mo? Op. Bakit? Ano yung piti ng asawa? Sandali. Ma'am. Wag. Bawal. Okay. I-off mo muna silang dalawa. Okay, ako lang magsalita at mayinig nila ako. Pagsabihan sila na huwag gumamit ng mga ganun salita, bawal. Okay, Ma'am Aling Joy. Okay, Ma'am Aling Joy, sa akin lang kayo makinig. Napagsabihan na, ano? Okay, sige, tuloy, bakbakan ulit kayo. Sige, fight. Sige, open, fight. Sir Rapi, nawawala yung audio nyo, hindi ko kayo paano mo malalaman na naandyan na naman kami? Dapat nga, kung ako sa'yo, kinausap mo ko na maayos. Hindi na, nag-iirap ka lang mag-chat, tapos i-block mo agad. Tapos, yung mga kapatid ko naman yung guguluhin mo. Dapat lang malaman ng mga kapatid mo yung ginagawa mong kalandian sa asawa. Bakit pakialam ng mga kapatid ko sa buhay ko? May pakialam sila dahil kapatid mo sila. So, kung sinigilan mo yung asawa ko, sabi ko sa'yo, hindi kami aabot sa ganito. Ilan beses na nagsabi ang asawa mo, ipasuko namin kayo to. Sabi ko, ayaw ko kasi nakakahiya. Ngayon, asawa mo na nagpili sa akin. Iniisip mo pang ganyan, nakakahiya. Iniisip mo ngayon na nakakahiya. Sandali, makasingit. Okay, Mrs. Marilyn Superrales, iniwan na po kayo ni Wilmar? Sir, simula nung nagkaroon sila ng contact niya, sir. Ting mabubuko ko sila, nagkabalikan sila, titigil sila. After ng ilang araw na naman, pagkausap niya na naman niya si Pok, iiwan na naman ako hanggang sa kinuluyan ako. Simula January, hanggang ngayon, hindi na ako kinausap ng asawa ko. Nako po. Teka muna. Aling Joy. May isang tawag po, wala po akong natanggap sa asawa ko. Aling Joy. Kung gusto niya ang kausapin makinig ka muna, ma'am. Okay. Sinira mo itong pamilya mo dito kay Ronald na sumalo sa'yo nung ikaw ni Winantuti ni Wilmar. Isang pamilya yan. Ngayon, pangalawang pamilya sinira mo, pamilya ni Wilmar. Ayan no, kausap mo na mismo si Marilyn, si Mrs. Superlales. So, talagang homebreaker ka, sertipikado. Pardon me, pero yun po luminitaw. Kasi po, dahil sa pandemic po, yung asawa niyan hindi makakauwi. Dahil stay-in yung trabaho noon. Kung ikaw, kung gusto mo naman kausapin na maayos asawa mo, kausapin mo na lang, hindi na. Tapos, gaganyan, magkonsabahan kayo ng asawa ko. Ma'am. Ma'am Marilyn? Po. So, hindi na po kayo nakausap ni Wilman? Hindi na kayo nakikita? Opo, simula po nung January. So, hindi na, simula po nung February, March. So, nagsasama na po sila ngayon ni Aling Joy? Po. Nagsasama na sila ni Aling Joy? Hindi po. Sabi po ng asawa niya sa akin, nagkikita daw yan sila lagi sa hotel. 3 times a week yan ang sabi sa akin ng asawa niya. Hindi ko naman po yan malalaman kung walang nagsasabi sa akin.
So, ano po sinasabi ng mister mo? Wala po, hindi nga po ako kinukausap eh. Sabi ng asawa ko, ang huling tips ng asawa ko nung March 6, sabi niya, tigilan ko na daw siya, wag ko na daw siyang pakialaman. Mag-asawa na daw ako dito sa Pangasinan, parang hindi na daw po ako mahirapan. Wag ko na daw siyang pakialaman sa buhay niya. Ang sabi ko naman po, hindi pwedeng hindi ako makialam sa kanya dahil unang-una asawa ko siya, may pakialam ako sa kanya. Okay, kahit mamatay siya ngayon, may pakialam ako. Okay. Ma'am. Hello po. Ma'am Aline Joy. Yes po. Sorry ulit ha, pero you're gonna hear these harsh words from me. I'm sorry, I apologize muna. Ma'am, talagang napakatindi nyo. Number one, wala kayong utang na loob. Talking about utang na loob, sinalukan niya matapos kay 123, sinalukan ni Ronald matapos kay 123 ni Wilmar. Now ngayon, sinira mo yung pamilya mo because of that, nakipagbalikan ka kay Wilmar. Hindi po yan totoo, nakipagbalikan. And then, ngayon, itong pamilya ni Wilmar, giniba mo rin. Wala ka ng utang na loob, homewrecker ka pa. Twice, sertipikado. Ma'am naman. Baka, ma'am, itong si Ronald, di ko pa mapigilan to kung gusto niya makipagbalikan pa rin sa inyo. Choice niya yan. Pero, siyempre, dahil lumapit sa amin, I want a guarantee na talaga magpakatino ka na. Ma'am, what is the guarantee? Nakikinig po both sides. Nakikinig si Ronald at nakikinig po si Marilyn. Ano pong guarantee na kalimutan mo na itong si Wilmar at magpakatino ka na at this time around, eh, mag-concentrate ka na sa family mo kay Ronald? Anong guarantee, ma'am? Sige po. Ayun na lang po. Alis ako ng ano, ng ibang mag-trabaho kasi ako sa ano, abroad. Yun na lang yung ano ko na... Wala naman sa akin yun eh, kung makipagbalikan na sila doon, mag-ayos naman sila na mag-asawan yan. Mag-ayos din sila? O mag-ayos din po yan sila, mag-ayos lang, kaso pinaabot lang nila sa ano. So ganun-ganun na lang, mag-ayos din sila, wag mag-problema. So, so don't worry, magkakabalikan din yan, okay lang yan. Okay. So ma'am, anong guarantee na pagdating mo doon sa abroad, eh hindi ka maghanap ng, sorry ma'am, hindi ka maghanap ng panibagong lalaki? Ma'am. Nanakay talaga. Oh, eh baka may mga gwapong Arabo doon. Oh, foreigner. Kausapin mo na lang asawa mo, kontakin mo siya. Hello, nasa si Marilyn? Kausapin mo siya. Tumawag sa akin. Nagkasakit yung anak ko. Sinusinabihan ko yung ipag ko. Sabi ko, sabihin mo kay Wilmar, tawagan niya yung anak niya, may sakit. Oh. Sino tinatawagan niya ngayon yung hipag ko? Ako hindi niya dapat, ako tinatawagan. Dapat nandito rin yung asawa mo para makausap din. Para o, makuha dapat niyaya mo. Kasi ikaw yung puntag niya, di ba? Ikaw yung puntag niya eh. Ang lakas ng loob mo, na-block ako sa cellphone ng asawa ko. Pati messenger niya, pinakialaman bakit mo. Pinakialaman ko ba yun? Anong karapatan mo pakialaman yung messenger ng asawa ko? Okay. Pinanindigan mo na yung pagiging kabit mo? To. Okay, sandali ha. Makinig kayo lahat ha. Attorney Garrett Tungol ng Access Party List. Attorney Garrett. Yes, Sir Rafi. Pag nagkadimandahan dito, paano magiging kaso? Sinong sasampa ng sino? Nino? Sorry, sir. In court po ako. I was not able okay. Alright. Ito pong si Ronald at si Aline Joy ay mag-asawa. Okay? Yes. Now, si Aline Joy ay kumabit sa isang Wilmar, Super Lalis. Tapos, siyempre, itong misis ni Wilmar ngayon ang gagalaiti. Ganon din itong misis ni Aline Joy. So pwede ba magsanib pwersa itong si Ronald at saka itong misis ni Wilmar para idemanda itong si Aline Joy? Yes, Sir Rafi. No, pwede po. Kasi, yun nga, since kasal po siya, ang kanyang pakikipagrelasyon sa ibang tao, pwede na po yun as concubinage, Sir Rafi, knowing na lalaki siya. Kailangan po natin tandaan, mga kalalakihan, na mas strict po ang batas sa atin. Hindi po natin kailangan ng sexual relation para po makasuhan ng concubinage. Yung mere po na pagsasama lamang or cohabitation, pwede na po siya maging concubinage. Yan yung lalaki, okay? Yes, yung lalaki po. Si babae naman, anong pwede may kaso? Now, si babae, it becomes a bit harder but it may be adultery, Sir Rafi. Kailangan lang po natin ma-prove is yung sexual relation. Yun po yung difference na hindi ko po alam kung bakit meron pa rin sa batas, no? Ang babae, wala pong krimen unless may sexual act. Ang lalaki,
may krimen na as long as magsama lang kayo sa isang bahay. Pero so, pero paano kung merong pag-amin kay babae na nagkaroon silang relasyon ni lalaki at nag-sorry at may mga ebidensya na nag-hotel sila palagi week, on a weekly basis? Yes, sir. Then kapag ganun, we can take it as an admission ng ating kakasuhan na meron sexual relation at malalaglag po talaga to sa adultery, Sir Rafi. So parehas sila no, na magkakasuhan by both of their spouses. Okay. Teka muna, parang unfair ang batas. Mas mabilis kasuhan itong lalaki ng concubinage at yung si babae sa adultery. Medyo mahirap papatunayan. Bakit hindi na natin gawin fair na lang sana? Pwede bang i-amenda yung batas na yan? I'm actually for amendment, Sir Rafi, no? Kasi as a background lang, kailangan natin tandaan na yung revised penal code natin, it came all the way from yung Kodigo Penal ng mga Spanish. Party list. Okay. Sir Ronald? Sige, sir. Pagpatuloy po natin mamaya, medyo maubusan tayo ng oras. Sa taas po, subukan namin kay pag-ayusin ni Alan Joy at saka itong si Mrs. Kung Mrs. Marilyn Superales. Kapag hindi, then demandahan na tutulungan namin kayo ang dalawa ni Mrs. Marilyn Superales at ikaw, Sir Ronald, para magsampa kung sino man dapat sampahan, okay? Sige po. Huwag niyo ibabang telepono, kausapin kayo ng staff, sir. Tuloy natin mamaya sa radio, okay? Mamaya po alas dos. MJ, anong sabi ng netizen? Eto, Idol Rafi. Si Angelo Siladores, sabi niya, yung misis mo, Kuya Ronald, napakaangas. Napakaangas mo, Aling Joy. Joy yung pangalan mo, pero walang natutuwa sa'yo. Awit. Bago magbigay ng advice sa iba, apply mo muna sa sarili. Nakakairita ka. Nako, tuluyan mo na yan, sabi ni Giovanni Wayas. Kuya, huwag ka nang umasa kay Joy. Mag-move on ka na lang. Hindi yan maaasahan. Walang kwenta yan. Puro ganyan, Idol Rafi, nakita natin sa mga netizens. At galit na galit pa rin sila kay Ate Joy. Back to you po dyan sa studio, Idol Rafi. Salamat, MJ Man, for it. Magbabalik pa po ang Idol in Action. Ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. Ikaw ang idol, sir, rapid ball po. Kaya mga kababayan mo ay salute. Makausap po natin si Madam Ella Sobelino. Siya yung nagreklamo sa atin dahil yung kanila raw barangay ni Barangay Palipara ng Langaw. Kasi Barangay Palipara nga naman talaga yung pangalan ng kanilang barangay. Pasintabi po sa mga kumakain, ha. Madam Ella, magandang umaga po. Magandang umaga din po, sir. Talaga nakakadiri po yung mga langaw na kumakalat dyan sa inyong mga kabayan. Sa pagtulog, pagkain, pati sa pagbanyo, kasaming langaw. Bakit, ma'am? Ano bang problema? Bakit ang daming langaw dyan? Sir, kasi po meron pong poultry na nag-ooperate dito sa aming barangay. May malalaki pong tatlong poultry na nag-ooperate. Ang pangalan po ng poultry ay Pumona Farm, Helix Farm, at Escriba. Ito po ay aming ipinipisyo na kasi nga po, apektado na po kami sa langaw at saka sa mabahong amoy. Opo. October 19 po 2019, nagsimula yung petition. Tapos po January 17, 2020, binaba na po ng LGU yung closure order kasi wala po palang kaukulang permit ang mga nasabing farm. Okay. Tapos po, inignore po nila yung binaba ng LGU noon kasi sabi, ilegal daw po ang pagkakasara. So, inayos po yun ng aming mayor. Dumulog po kami sa LGU ng aming problema. Nagbaba po ng final closure order ang aming mayor noong December 22, 2020. Pero until now po, nag-ooperate pa rin po ang nasabing farm. Kasi yung pong pagbaba nila, hindi po nila tinatanggap yung closure order. So, ibig sabihin, dinidefy nila yung closure order at wala silang bilib kay mayor ninyo? Siguro po, hindi ko po, yun po ang pagkaka-ano namin. Kasi bumalik po uli kami kay mayor kasi sabi nga po namin, namumroblema kami kasi ang tagal-tagal na po nung reklamo namin, hindi pa rin po kasi sumusunod yung nasabing establishment. Ano po sabi ni mayor nung masabi nyo sa kanya yon na hindi sumusunod sa kabila ng closure order na binigay? Binigyan po niya ng instruction ang aming kapitan plus yun po yung pulis na higpitan po yung poultry para hindi na po makakapaglabas ng in and out nila. Pero sa ngayon po, sir, wala po kasing nangyayaring ganon. Okay. Hindi na sinunod yung utos ni mayor. So, ibig sabihin, walang naniniwala dyan kay mayor. Kaya nga po dumulog na kami sa inyong programa, sir, kasi nga po nahihirapan na rin po kami. Katunayan po, sir, dinimanda po kami nila. Nakadimanda po kaming mga petitioner plus si kapitan, sekretary at kagawad. Okay. Tapos, anong sabi ni mayor? Kayo na nga po yung napiperwisyo, kayo pa ngayon dimandado.
Opo, nakadimanda po. Pati po si Mayor, dinimanda din po nila. Uy! Oh! Nako po! Nako po! Nako po! Nako po! Iba na ngayon. Sir, kasi marami po kasi yun silang dinadrop na name ng matataas sa tao. Sinasabi din po ng mga empleyado doon na hindi namin kayang ipasara ang nasabing poultry. Sino na po yung mga pinagmamalaki nito, di umano? Hindi ko po kasi, pwede ko po mag-drop ng name? Pwede po, di umano. Sabihin mo po, sabihin niyo po, di umano. Di umano po, ang sabi, pag po nagpapadala ng letter, naka-copy furnace po ang DILG si Resto, USEC Malaya, DNR Tamayo. Okay. So, yun, DNR, saka... DILG. Katunayan, sir, kami po ay nagkaroon ng pag-uusap. Ang nag-facilitate po ay ang DILG. Kasi doon para pong, yung pong may, isa sa mga may-ari ng poultry, humingi ng tulong sa DILG. Kaya po ang DILG ang nag-facilitate para magkaharap kami ng investor, pati petitioner at barangay. Okay, sandal po. Dapat hindi nakikialam ang DILG rito. Kasi ang pagbibigay ng permit, it comes from the mayor. LGU yun. BPLO is a munisipyo yun. LGU is the only entity or unit na makapagbigay ng permit sa mga establisemento sa isang lugar na kanilang kinasasakupan. Walang kinalaman yung DILG. Major Davy Hebron, Chief of Police ng Kalawan Laguna. Major, good morning po. Yes, sir. Major, tulungan niyo po kami ha. Kailangan ko po ng tulong ninyo para i-analyze po kung bakit dyan po sa inyong lugar, ito pong tatlong poultry farm na nabanggit po na aming complainant, despite the fact na meron ng sa atin ang Amazing Pure Organic Barley. Ito po ang inuming siksik sa vitamina, minerals, micronutrients at fiber. Diyos ko po, mas malaya pa itong vitamin C kaysa orange sa prutas. Papatiba ng immunity, panlaban sa stress at panghina. Feel amazing. At bilhin ang Amazing Pure Organic Barley sa website o sa liti mong distributors ng I'm Worldwide. Pero bago niya, paano ba ito, Chang Marks? Yes, Idol! Tatlo sa ating mga keyboard warriors ang may chance ang mabigyan ng limpak-limpak na tulong. Araw-araw kasi may tatlong rounds tayo kung saan tig 10,000 pesos ang ibibigay. May paningit pa na 5,000 pesos at 3,000 pesos. Bawat isa, ilalagay sa mga envelope na may markang Ayuda 1, Ayuda 2 at Ayuda 3. Pero ito po ang catch. Walang clue kung alin sa Ayuda 1, Ayuda 2 o Ayuda 3 ang naglalaman ng 3,000 pesos, 5,000 o ang pinakamalaki king ayuda na 10,000 pesos and up. Kung kayo po ang maswerteng matatawagan, tatlong M ang dapat ninyong gawin. Ang mag-mute, makinig at manood. I-mute ang inyong TV para mapakinggang maigi sa inyong telepono ang mga sasabihin ni Idol. At manood dahil nagbibigay ng clue si Idol Raffy. Saka po i-reveal kung ano ang laman ng napili mong ayuda. Kung hindi naman napili, ang envelope na naglalaman ng jackpot na 10,000 pesos sa round na ito, matik na makakarga na yan sa jackpot ng susunod na round. Pero ito naman po ang pakiusap natin sa ating mga netizens. Kung natawagan ka na noon at nanalo ka pa, abay sorry, pero bawal na pong sumali ulit. Give chance to others naman, mga kapatid. Back to you sa studio, Idol! Okay. Thank you, Chang Marks. Nag-uusap kami rito kung ano yung mga salawikain. Nabubulol ako dyan. Okay, sige, pasok na Ranette at tatawagan natin si Jaime. Si Sir Jaime ng Agusan. Sir Jaime! Apo, Idol. Okay, ito na po ha. Nagmamali tayo. Marami tayong load ngayon. Kailangan mabilisan tayo. Okay, ang pinakamagaling na salawikain, nandun yung 10,000. Sherry, bilisan mo. Kuya Jaime, ang lalaking walang panggas at gipit sa Ayuda 1, kakap. Okay. Number two. Kuya Jaime, naniniwala ako sa salitang kung kaya ng iba, ipagawa mo sa kanila. Pero kung ayaw nila, gawin mo na. Kung ayaw nila, gawin mo na. Aba, okay. Number three. Naniniwala ako sa kasabihang ang batang masipag, paglaki, pagod. Okay. Sige. Alin doon? Yung, hindi naman kailangan talagang yung... may sense. Iba pwedeng konting comedy na nakakatuwa, na hindi naman bastos, hindi naman alanganin. Bahala ka na magtimpla-timpla. Yung tumatak sa'yo. Yung tumatak talaga sa'yo na parang catchy. Okay to ah. Oh, kahit na kuminsan parang doesn't make sense, pero catchy, hindi mo makalimutan, matatawa ka, yun na yun. Sige, ulit. Number one, bilisan. Kuya, ang lalaking
kung walang panggas at gipit sa Ayuda 1, kakapit. Number 2. Kuya Jaime, maniwala ka sa salitang kung kaya ng iba, ipagawa mo sa kanila. Pero kung ayaw nila, gawin mo na. Okay. Number 3. Ang batang masipag, paglaki, pagod. Okay. Sige, sir, bilisan mo. Pare-parehas lang kuya. Another clue that I... ano yung madali mo naintindihan? Ano yung tumatak agad sa isipan mo? Ano po, yung ayuda number 3 po, idol. Number 3. Sige, number 3. Ang sino mo? Ang batang masipag, paglaki, pagod. Number 3, gusto mo? So, ikaw ba'y pagod ngayon? Dahil masipag ka ng bata. Ganun ka ba? Ha? Hindi naman po. Nandito na po. Okay. So, number 3 ka? Number 3, number 1. Number, ano po? Ayuda, what? Number 1, sige. Number 1, salita ka. Kuya, ang lalaking walang panggas at gipit sa Ayuda 1, kakapit. Okay. Okay, number 1 ba yan? Sure ka? Opo. Isa pa, one more time. Number 2, bilisan mo. Kuya, ay may kung kaya ng iba, ipagawa mo sa kanila. Pero kung ayaw nila, gawin mo na. That makes sense. Okay. Alin doon? Ayuda 1, idol. Wow, ulit mo. Kuya, ang taong gipit na Ayuda 1, kakapit. Okay, number 2, number 3. Ang batang masipag, paglaki, pagod. Okay, so ayaw mo na yan. Number 3, ha? Okay, so number 1, ha, sir? Apo, idol. Oh, sige. Pakita mo na, gipit na gipit na yung sis. Parang wala kang panggas yan, Kuya Jaime. Game! 1, 2, 3! Boom! Sir, okay na rin. Ito, presyong pagod. Okay. Eh, salamat po. Ah. Okay, sige, so, natin accomplishment report. Gandang araw po sa Rafi at sa mga staff ng Idol Election. Nakuha ko na po ang ayudang aking natangga. Ito na po ang ilan sa pinamili ko. Yung ito pong natitira ay ilalaan sa panganak ng asawa ko. Maraming salamat po sa Amazing Pure Organic Barley, ang inuming siksik sa vitamina, mineral at fiber. Muling salamat po, Sir Rocky. God bless. San Pablo Laguna, sumasaludo po kami sa inyo. Ngayon na, dako na tayo sa ating RTI TikTok Dance Challenge Weekly Winner. Ang weekly winner po ay ang Olarte Family ng Tudela, Misamis Occidental. Sila po ay nakakuha ng boto na binoto po ninyo at total pinagsama po yung shares na 7,116 and views na 98,780, total of 105,896. Ladies and gentlemen, please welcome ang Olarte Family! Nasaan Olarte Family? Nasaan? Olarte, nawala. Okay, sige. Habang inayos yung video, gusto ko yung live sila. Olarte Family? Okay. Hello po. Magandang umaga. Congratulations po. Magandang umaga po. Salamat po. Kayo pong nanalo. Nabigyan kayo ng second chance para sa elimination round, papunta ng grand finals. Anong feeling? Anong feeling? Masaya po. Masaya. Masaya namin. Nakuha kami sa grand final. O, di ba? Well, hindi pa kayo panalo sa grand finals. Meron pang elimination round. Opo. Pero at least nabigyan kayo ng second chance kasi wala na eh. Talo na kayo nung last time na padala ng entry. Ha? Ah, weekly winner sila. Okay. Alapit ka nga rito. Okay. Ang Olarte Family, sir, sila yung batch 4 weekly winner po. Okay, pasok batch 4 weekly winner. Ay, iba pa yung sinabi ko kasi nalito ako. Opo. Yung sa tapos na sa wild card. Opo. Okay, kayo po yung nanalo pala sa weekly. Okay? Opo. Ang naging kalaban nyo, yung 3Js ng San Pablo Laguna, Puhalte, dito ka lang, Puhalte Sisters ng Silang Cavite, Fresh Image Duo ng Susmuan, Pampanga, at Good D-Lanes Gang ng Quezon City, kayo ang nanalo kasi yung 3Js meron lang na vote 59,000. Ang Puhalte 49,000. Ang Fresh Image Duo 48,000. At ang
Good Village, 20,000. Yan po'y pinagsama ng shares at saka views. Okay. So, masaya kayo. So, ready na kayo. Opo. Prepare na kayo para doon sa elimination round sa Grand Finals. Okay. Opo. Congrats, ha? Salamat so, dahil sa weekly, panalo kayo ng another 10,000. Add to cart from Idol Shopping Network. Now, siyempre, abangan natin yung sa Grand Finals dahil ang grand prize dyan, ang targetin nyo is 50,000 pesos! Woo! O, di ba? Now, gusto niyo manawagan para supportahan kayo kasi magiging live pagdating sa Grand Finals. Live kasi yung botohan, hindi na sa Facebook. Okay? Hindi na yung ilalagay yung pangalan nyo sa Facebook at pupunta yung mga kakilala nyo, pupunta doon yung mga tropa nyo at ilalike kayo at i-review kayo this time sa Grand Finals live. So, kailangan maghakot kayo ng mga kakilala nyo para manood sa live. Sige, manawagan na kayo. Mag-invite. Napanoorin. Kailan to? Ianos natin. Apo, ano. Ianos, sige. Sa lahat ng mga tutilan yan, nanawagan po kami na sa mga misamis noon, nanawagan po kami na sa pamamagitan ng pagboto at ilalive ni Rapi Tulpo po. Sana po, supportahan nyo kami sa live niya. At pinuboto nyo kami, Olarte Family po! Ayun. Pasalamat din po kayo doon sa mga bumoto sa inyo nung in-upload po namin to sa YouTube. Pasalamat kayo, sir, ma'am. Nagpapasalamat po kami kay Honorable Giselle Sumabat, Caminio Family, Legacy Family, Janelle Navarro, Galugdog Family, Orphan Crystal Family, Team Atenian, Usami City, Voice of the Philippines People, Misamis University, Orquita City, Cheer Dancers, Belinda Construction Supply, Sales Lady, Koryo Mindanao, sa tanang Misamis no, nilabi na sa Municipality of Tudela, daghang salamat, tinao, suportahan gihapon mi ninyo sa Grand Final. Woo! Okay. All right. Congratulations and best of luck sa inyo. Okay? Kailangan mag-ready na kayo. Ingat kayo palagi, mabuhay kayo and God bless. At palala ulit, mamaya po malalaman ang winner sa wild card, kaya boto na sa FB. Live ng Idol in Action sa 1PH Facebook page. Magbabalik po ang Idol in Action! Closure order galing kay Mayor at meron instructions galing sa inyo na ipatupad po yung closure order and hindi niyo po napapatupad at wala nangyari. Ano bang meron? Paki-analyze nga po, sir. Ganito po, sir. Kasi ako po ay newly installed lang po dito. Ano pa lang po ako dito? 5 days old lang po ako dito. Kaya ako po ay nangangapa pa doon sa area. Ngayon, sir, nasabi ko na sa inyo, sir. So, hindi na kayo mangangapa dahil alam niyo na po. Apo, sige po, kukunin ko po dito yung mga naiwan po ng hepe dito. Ako po mag-i-inquire kung ano pong gagawin doon sa closure na yun. Saka po, siyempre po, mag-ano din po ako sa aming legal para in case naman, hindi rin naman po mananabit din po yung ating kapulisan. Teka muna, sir. Kukonsulta kayo sa legal. Apo. Meron na pong closure order galing sa mayor. And may instructions po sa inyo galing kay Mayor na ipatupad, tulungan sila kasi wala naman po silang police power, kayo po mga police ipatupad yung closure order na inisyo po ng LGU which is legit. So, kukonsulta ka pa muna? Apo, kasi lawyer? Po ang alam ko po dyan, kasi po yan, kami po ay police assistant. Ang dapat po na mag-uwan po ng closure kasi sa environment at area po ng Kalawan, dapat po yung kanilang menro. Sige. Ma'am Ella. Yes po, sir. Pinapangako ko po sa inyo, nagsasalita na po ako ng tapos. Meron po at meron mangyaring resulta. Okay, ma'am? Trust me. Okay po, sir. Maraming salamat po. Maasa po talaga kami na matutulungan niyo kami kasi sobrang apektado na po kami. Apo. It's just a matter of tutumbukin ko kung sino ang nasa likod nitong Apo. Problema ninyong lahat dahilan Apo. Para hindi ito mapahinto-hinto. So somebody Apo. Or some people are behind these three poultry
para sila ay magkaroon ng lakas ng loob sa halip na tumiklop eh nagmamatapang pang i-defy yung order ng mga otoridad at magdidemanda pa. So, meron talaga akong malaking tao rito o mga malaking tao na involved dito. Don't worry, ma'am. Mamaya sa wanted sa radyo, magkaalamanan na, okay? Sige, okay, ma'am. Okay, salamat po. Kausapin naman natin ngayon si Mayor George Beris, Kalawan Laguna. Mayor Beris, sir. Yes, magandang hapon po. In fairness naman daw po sa inyo, Mayor, kumikilos naman daw po kayo tungkol dun sa problema ng Langaw invasion, ika nga, dyan po sa Barangay Paliparan. Uh-huh. Nakita nga namin, Mayor, yung cease and desist order na naipaskil na po doon sa site, sa lugar, sa tatlong poultry. Pero Mayor, hindi kayo pinaniwalaan itong mga may-ari at meron daw bantapang ididimanda kayo o nadimanda na kayo? Dinimanda na ako. Paano kayo nadimanda, Mayor? Samantalang kayo po yung nasa tama, ginagawa niyo lang po ang trabaho niyo. Eh, alam mo naman mga abogado, maski na tama ay iba ang sasabihin. Pero yung demanda nila for cessorari mandamus at saka restraining order, dininied na lang ng court. Okay. So kung dininied na lang court, edi implement na po natin, gumamit na po tayo ng kapulisan natin para yes, sa pilitan na baklasin na yan. At ikaw naman po ang mag-counter-demanda ngayon sa kanila. Nag-usap na kami ng provincial attorney. So kung talagang ayaw sumunod, is papailo na namin ang kaso ng violation ng environmental code, violation ng building code. May maraming violation eh. So wala ho ba kayo po the meantime magawa, Mayor, para mapakita mo sa kanila at makita nila na ikaw ay masigasig sa paggawa ng trabaho mo at ginagawa mo lang yung trabaho mo, therefore back up ka ng mga bumoto sa'yo? Kasi Mayor, yung mga netizens, yung mga tao dyan, humahanga po sa inyo. Kaya lang, ito pong mga maaari ng poultry, mukhang walang bilib sa inyo. Hindi rin nga namin malaman ano ba ang pinagmamalaki. Minsan, na-drop pa nga ang name. Andi, Secretary Malaya, na-drop na rin ang name ng provincial DILG. Aha! So, dininame na po yung DILG? Oo, dininame na po yung DILG. In spite of that, ang ano sa mga barangay is pag may nag-deliver o may activity, sabihan nyo bawal kasi walang business permit. Oh, pero paano yung Mayor? Kung walang business permit sa barangay at walang BPLO permit, wala ho ba kayo magawa, Mayor? Hindi nyo ba magamit yung inyong police power para paghuliin nila mga ito? Hindi naman natin basta pwedeng mahuli. Pero Mayor, di ba ka pwede kayo mag-apply sa korte ng, I don't know kung anong tawag dyan, para ma-implement ito pong illegal na mga aktibidad nila. Illegal dahil wala silang permit and they're operating in that yes, area without your permit. Ang usapan namin ng provincial attorney, magpapaila kami ng separate na case ano, for violation of illegal mga illegal activity. Part 2 ng ating ayuda portion, hatid pa rin ng Amazing Pure Organic Barley. Tawagan na natin si... Sir... Sino? Si Ma'am Liza. Ma'am Liza. Magandang umaga. Okay, 15,000 na po ang top price. Ngayon, eto na, para mabigyan ka namin ng clue. Umpisa na natin. Meron kasi kaming ginagawa ngayong pa-contest dito. Beauty pageant. Contest. Okay? Miss Idol 2021. Dito mo makikita kung sino pinakamagaling. Yun ang nandoon yung 15,000. Or depende. Pagalingan sila. Okay. Umpisa natin sa contestant number one. Okay. Good morning, Philippines. My name is Sherry Roman. Okay. My name is Sherry Roman. And 36. I'm from Quezon City, Philippines! Okay, contestant number two! Trade and everyone is paid fashionista. How do you look? Fashionista. Standing in front of you is a simple girl with a big dreams. I am Yuki from TV5! 34. Maraming salamat po. Okay. Contestant number 3. Fashionista. How do you look? 34, 29, 35. Okay. And I, thank you. All right, so ma'am,
Oh, sino magaling pumorma doon? Sino magaling lumampa, lumakad? Maaaring nandun sa kanyang pera na 15,000. Gusto mo isa pang club? Ayuda 3 po. Ano pa? Ayuda 3. Ayuda 3. Okay, isa pang club ha. Ito, question and answer portion. Question and answer portion. Shari, Idol. Ang question ko sa'yo. Idol. What is beauty? I believe, Idol. Wala ako nun. Yun lang, takot mo. Ito mo si Ate Lisa. Okay, sige, bahala kayo na. Sige. Number two, question. Dahil makikita mo naman ang love life mo sa career. Dahil may... Parang mali yung sagot. So, makikita mo yung love life mo sa career. Ano to? Jeffrey! Jeffrey! Kaya palang dyan si Jeffrey, oh. Okay. Pwede, pwede. Ikaw naman, number three. So, mapapansin mo nung ikaw ay nag-aaral sa elementary, maging sa high school, maging sa college, yung blackboard, di ba? Bakit green sa halip na black? Why? Bakit green ang blackboard? Kasi po, sir, pag June po kasi, tag-ulan, nabasa po yung blackboard, kaya po nag-fade, naging green. Ito po. Oh, Shari, salita ka, bilisan mo. Isa pa po, sa ayuda pa po, kanterapi. Ano po? Isa pa pong clue. Isa pa pong clue. Ano pa pang clue? Oh. Rampa. Music. Sandali. Ito na, mama. Idol. Bakit ikaw ang dapat manalo bilang Miss Idol 2021? Dahil Idol Rafi at Ma'am Lisa nasa akin ang 15,000 pesos. Yun lang. At ikayayaman mo ito, Ate Lisa. Okay, ikaw naman. Number two, ano meron sa'yo, bakit ikaw dapat ang manalo? Ate Lisa, ako dapat ang manalo at piliin mo dahil mapagbigay ako. Ang wala sa kanila, bangs. Na meron sa akin ay bangs. Bukod pa doon, nasa akin ang ayuda jackpot na hinahanap ni Ate Lisa. Okay, ma'am. Yahoo! Ayan na, ha? Okay na yan. Nalito. Oh. Ha? Ma'am? Nalito. Ano na? Ayuda 3 po. Ayuda 3? Okay, sige. Isa pa. Ayuda 3, ano yung sabi ng IQ? Pass. Intel. Ano sa'yo mo? Okay. Pass. Ayuda 1. Ano yung sabi ng FOPA? FAUXPAS. Pass, Idol. Pass. Idol number 3. Spell kudita. Kudita. K. Mali. Q. Ayan. Digimon po kasi ako eh. Ano na? K. Sige, di ko sa po. K. KQH4DITA. D-I-T-A-H-H. Okay. O, sino doon magaling? Yung dalawa nag-pass. Ito. Okay. Ma'am, anong gusto mo? Alin doon? Ma'am? Solid portion. Wala nang oras, ma'am. English. Ha? Ayuda 3 na po. Middle class ba? Middle class. Bourgeois. Kung basahin mo, Bourgeois. Sige. Victory. Better be. Sabi ko sa inyo, absent po ako nung spelling po na klase namin nun eh. Okay, sige na ma'am. Number 10 gusto niyo ma'am? Ayuda 1 na lang po daw. Bakit ayuda 1? Ayuda 1. Spell food. Ay, syempre, Idol. Food. F-R-E-N-C-H-F-R-I-E-S. Ma'am? Ma'am, sige na ma'am. Last na. Ma'am, pakibilis ma'am. Ayuda 1 po. Ayuda 1. Opo. Sure po kayo? Natirapi. Tulungan mo kami. Okay, sige. Ayuda 1 po talaga, mama. Sige. Ma'am, spell thank you. Ma'am, spell... T-H-A-N-K. Okay, T-H. Kasi pag na-spell mo yan, ma'am, ibibigay ko sa'yo 15,000. Promise. Spell thank you. T-H... T-H-A-N-K. Okay. With Y... Oyo. Buksan mo na agad.
Boom! 10,000-15,000! Panalo! Congratulations! Salamat po! That's an accomplishment. Report! Good day po, Sir Rapid Popo. Natanggap ko na po yung aking premyo. At naka-order na rin po kami ng lupa na napantambak po. Nagaya po ng sinabi ko po na kapag umuulan ay bumabaha po sa loob ng bahay namin. Kaya salamat po sa Rabi at napapagawa na po namin ito. At sa Amazing Pure Organic Barley, ang inuming sisig sa vitamina, minerals at fiber. At muli po, thank you so much po sa Rabi po, more power and God bless. Cabiao, Nueva Ecija. Sumasaludo po kami sa inyo. At paalala ulit, boto na po kung sino gusto nyo manalo sa wildcard RTA TikTok Dance Challenge sa FB Live ng Idol in Action sa 1PH Facebook page. Magbabalik po ang Idol in Action. Natin pwedeng pwersahin na isara yun na baka tayo madali arbitrary detention mga tao sa loob. Hindi po, ang ibig sabihin halimbawa mayor, di lulusubin nyo, meron ba silang business permit para doon sa mga structure nila? Wala. Building permit, wala. Di kung wala silang building permit, then mayor, pwede yung pagbabaklasin yung mga struktura doon. Yes, but we have to get a court order. Kailangan pala natin kumuha ng court order. Pag pumasok tayo doon, baka matrespassing naman tayo. So, paano to? That's the biggest dilemma that you have. Ngayon lang kami nakarinig ng ganito na yung mayor binabangga nitong isang negosyante dyan na illegal naman kung tutusin. Ayon nga po mismo sa inyo dahil walang permit. Hindi lang mayor, pati taong kapit-bahay binabangga. Nako po. Kung kayo nga po, mayor, kayo po yung otoridad dyan, hindi nila kinakatakutan. So much more po yung mga residente. Kawawa naman, pobre yung mga residente. Okay. Within the week, we'll file a case. Inaayos ang abogado. Yusek Martin Dino ng DILG. Magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon. Idol sa kaki mayor. Good afternoon po. Yusek, pakitawag pansin nga kay Yusek Malaya. Kung totoo ba na itong si Yusek Malaya ay kakilala, kaibigan, padrino, kung ano pa man yan, nitong mga mayari ng poultry farm sa Barangay Palifaran, Kalawan, Laguna, itong Halex Farm, Escriba Farm, and Pomona Farm, dahil naninamed up daw po, ayon kay Mayor, naninamed up daw po ang pangalan ni Yusek Malaya. And true enough, ito'y nagkakaroon daw po ng mga pag-uusap para ma-resolve itong problema. Yung DLG daw po na mamagitan, anong kinalaman ni DLG sa mga walang permit na negosyo, di po ba? Papaalam po agad yan kay Yusek Malaya at babanggitin ko itong problema dyan. Pero ang pagkakaalam natin naman dyan, ako naman, ang trabaho namin ay siyempre tulungan namin ang LGU. Kaya nga DILG ito Department of Interior and Local Government. Ang tinutulungan namin dito, siyempre, unang-una, ang governor, mayor, tapos punong barangay. Para ma-implement nila yung kanilang mga trabaho ng tama, no? Kaya nandito tayo para tumulong and to supervise. Okay. Kaya nga, katulad nito, sorry Yusek, okay, ginagawa ni mayor yung kanyang trabaho. Nag-issue siya ng cease and desist order. Kita naman po sa picture, naglagay siya ng mga tarpaulin doon. In fact, inutusan pa niya yung police at yung barangay chairman na i-implement yung kanyang order. Pero ayaw pong maniwala nitong mayari ng mga farm, dinimanda pa siya at wala pong business permit, wala pong building permit, walang lahat, and yet helpless po si mayor dahil ididimanda siya nitong tatlong farm. Ano pong advice niyo po bilang Yusek dyan sa DLG? Sa amin ho, pagka ho may violation, andyan po ang ating kapulisan to enforce the law. Sorry Yusek, yung police nga po takot. Hindi pwede. Pagka po didipalitan,
No, eh, sabi ko nga, andyan po ang ating kapulisan to assist our city mayor, the punong barangay, and the governor to implement kung ano yung mga local rules natin. Okay, Yusek, since you are the undersecretary for LGU affairs, then kausapin niyo po si mayor, tulungan niyo po si mayor. Mayor George. Po. Okay, sa kabilang linya po si Yusek Martindino, usap po kayo. Actually, ang problemang ito ay matagal na. It's more than a year na. Binigyan namin ang notice noong January, notice of closure for non-compliance ng mga building permit, barangay clearance, barangay permit, wala rin mayor's permit, walang business permit. Inihablapan niya ang mga taong barangay at barangay official. Ano, mayor, unang-una, malaking violation na yan. Saka, ang balita ko dyan, merong environmental, ano yan, dahil yung ngayon, mga nilalangaw na. Dapat yan, meron din ano yan sa DNR. Dapat naka-comply din siya dun sa mga requirements na itinatadhana ng batas para makapagtayo ko ng poultry o kaya ng babuyan. Yusek, ano po yung maitutulong ninyo dyan sa DILG? Kasi nga po, ginawa na ni Mayor yung kanyang trabaho and yet, ito po, natatakot siya na baka siya ay didimanda, etc., etc. At nagagamit po yung pangalan ni Yusek Malaya na ninename drop di umano. Ano po yung advice niyo po, Yusek? Siguro, ilapit ko kay aming OIC ngayon, si OIC Torres, para kasi kami din naman ang mayawak ng mga pulis eh. Kasi enforcement ng batas na yan eh. Diba? Pagka meron kang binabiolate, kaya nga pwedeng ipahuli natin sa pulis or ipapadlock na yan. Pagka nag-resist sila, edi arrestuhin. Ito pa, Attorney Garrett. Yes, Sir Rafi. Kanina ka pa nakamonitor. Anong suggestion mo kung batas na pag-usapan dito sa pagmamatigas nitong tatlong poultry farm? Okay, sir. Ang suggestion ko dito is mag-file tayo ng civil case. Ang tawag po natin is abatement of nuisance. Doon po sa abatement of nuisance, ang gagawin po ay papruweba natin na hindi nakakatulong sa community yung chicken farm na yan. Kapag ka nangyari po yun, nag-agree sa atin yung korte, maglalabas po, galing na po sa korte mismo na kailangan isarado na tong chicken farm na to. Now, kapag matigas talaga, siga sila at itutuloy pa rin ang operations, pwede po natin silang ipakulong dahil sa direct contempt. Direct contempt. Medyo malambot pa yun. Yes. Sorry, hindi ako bugado. Pero yung bang walang business permit, walang barangay permit, at yes, nuisan sila at sila ay talagang perwisyo, eh bakit po hindi nalang puwersahan, ready ng mga police at bakbakin yung mga struktura doon dahil illegal naman yung pagpapatayo ng mga struktura nyo, etc., etc. Kumbaga, nang insulto na nga itong mga poultry farm na ito, bakit magiging malambot pa tayo? Yung sa iyo, tama yun ang batas, pero wala bang pwedeng ibang way na para magkaroon ng ngipin ng batas? Yes, sir. Actually, ang sinabi kong way, no, tama po kayo, that is the safest way, that is yung tinatawag natin, purely legal way. However, kung tatapangan po ng ating mga police, I would suggest na ipuwersa na nilang baklasin yan. Dahil again, it's a danger to the public at tama naman sila at nasa batas naman sila pag tinigil nila ng sapilitan yung operations. So at this point, sir, ang non-legal advice ko, huwag matakot ang ating kapulisan. Pigilan nila yan. Kung kailangan nilang hilain yung mga tao palabas sa poultry farm, hilain nila yung mga tao dyan, sir. Okay, salamat, Tony Garrett. Mr. Salak. Magandang hapon, sir. Magandang hapon po. Okay, meron ba kayo matulong dito, sir? Sir, kanina nang tumawag po yung inyong mga staff, immediately nagpadala po ako ng mga tao doon para po malaman yung kondisyon. Dahil nga, naipasara na po yung poultry farm na yan. Ngayon, nagkaroon po kami ng problema. Dito na po yung mga taong pinapunta ko. Hindi rin sila pinapasok nitong may-ari ng poultry farm. At kinakailangan yung mga tao. Portion natin pa rin ng Amazing Pure Organic Barley. The net, tawagan na natin ang ating last contestant. At siya si no? Si Ma'am Richelle, sir. Ma'am Richelle. Hello po. Ma'am, okay. Now, ito yung clue na 10,000 po, ano? Pinakamataas ngayon. Ito po yung clue. Pag-artin po namin sila. Sige po. Kung sino pinakamagaling mag-arte, nandoon yung pera. Okay. Okay po. Shari, sinong, anong gagawin mo ngayon? Boxing idol, kasi idol ko si Manny Pacquiao eh. Okay, sige. Boxing. Ready? Direct. Okay.
Okay. Number two. Sinong gusto mong gayahe? Po? Nandali pa, ma'am. Number two. Yung mga napapanood ko lang po sa TV. Ano yan? Anong klaseng action? Baril-barilan po. Baril-barilan. Sige, go. Go. Okay, okay. Stop. Ngayon naman. Ikaw, number three, anong action ang gagawin mo? Karate po, idol. Karate, sige. Direk. Okay. Ayun, ma'am, sino pinakamagaling umakto? Yung sabi niya, Manny Pacquiao, number one, boxing. Ulitin mo ulit, yung boxing mo. Baka nakalimutan ni ma'am yung akto mo. Sige. Sige. Birthday po. Sige. Galingan mo, number one. Number three po. Okay. Si number two, bilisan mo number two. Mission Impossible. Tom Cruise. Okay. Number three. What? Oh. Okay, so ma'am, sa alin doon ma'am? Alin sa tatlo yung pinakamagaling? Yung pinakamagaling umakto, yun yun na nandun yung pera, promise. Number three po, sir. Number three. Number two, number three. Number three, sure ka? Ha? Number three. Sorry, one more time. Agulat ako. Sige. Opo, number three po, sir. Ayun na, idol. Number 3 daw. Number 3 talaga. Ano ba talaga? Bilisan mo. Sige. Ay, baliktad. Sige, sabay-sabay na lang kayo. Sige, sabay. Last na ito, ma'am. Sabay-sabay. Sige, alisin niyo. Baka magkatamaan. Bilisan. Oh, sabay-sabay, ha? Ready? 1, 2, 3. Acting! Go! Sige na ma'am, kung ikaw, ano? Number? Ma'am, bilisan mo. 3 seconds. Ito mga number mo. Ma'am. Number 3, sir. Number 3. Oh! Ayan, ma'am, oh. 10,000. Ma'am? Oh, di ba? Buksan nyo lahat. 10,000. Eh, talaga naman magaling siya pumorma. Okay, number 3. Sa puntong ito, i-close na po natin ang live voting para sa RTIA TikTok Dance Challenge. Malalaman po ang panalo. Nanalo sa pagbabalik ng Idol in... Tabi ka muna dyan, Sherry. In... Action! Sa biosafety protocol na hinihingi nila. Babalikan po namin sila, maghahanda lang kami na sinasabi nila requirement na biosafety para makonfirm natin yung operation nila dahil doon sa order po na closure, dapat wala silang operation. Yun po yung violation po ng kanilang ECC na binigay po ng DNR. Mayor, hindi ba pwedeng kasama po yung Bureau of Fire? Visitation power ang tawag po nito. Kasama po yung BPLO, kasama po yung barangay at PNP. I-enforce nyo na po yung batas. Kasi kung ako yan, Mayor, tataya po ako dyan. Kasi kayo pong nasa tama, may papeles kayo na talagang nag-issue na kayo ng cease and desist order, nanalo na kayo sa korte dahil nagdemanda sila, nag-restraining order, kung ano pang madinimanda nila, tapos nagmamatiga sila at nakakaperwisyo, use police force. Pagsama namin ng lawyer, may sinasabing abatement ng, hindi ko kabugado eh, no, kaya hindi ko mano. Tingnan namin yon at magpapile kami ng kaso. Yusek Dino, pwede ba Yusek sa tulong po ninyo, kausapin niyo po si Yusek Malaya kasi naniname drop nga po. And then Yusek Malaya should prove to everybody na wala siyang kinakampiyan o hindi totoo yung balibalita. Then humingi po kayo ng tulong po Yusek sa PNP na para this time around talagang mabakbak na po yung illegal structure na yan sapagkat walang building permit.
at wala rin business permit. Pwede ba, Yusek? Yeah, oh, sige, sige. Immediately contactin ko si Yusek Malaya. At saka pwede ba, Yusek, contactin nyo rin po yung PNP. Pupunta po kami dyan. Magpadala din kami ng mga reporter. Titingnan po namin kung ano po yung magiging aksyon nitong tatlong mayari ng farm. Alam nyo, sa totoo lang, si Mayor, siya yung merong ano dyan dahil merong authority si Mayor over the police. Kaya pwede po niyang ipaano yan. At pag hindi umaksyon yung police yan, that's the time na paano namin yan. O kaya yung sa PD natin. Anyway, sige, tignan ko ha, kung makonta ko yung sa PD ng Laguna. Ha? Asahan ko po, Yusek. Babalikan po namin kay Yusek before Friday. Sige, sige. Thank you. Salamat po, Yusek Dino. Apo. Thank you. Mayor. Yes, pa. Okay, kung takot daw po yung chief of police mo, meron ka naman power para i-request na palitan yung chief of police. And then you go up one level higher sa PD. Yes. Sad to say, ang police namin nga, nung isang buwan lang, tapos napalitan na uli without knowledge. So, panibago na naman uli kami. Ah, nga pala kanina may nakausap kong pulis. Totoo nga sabi niya, kaupo lang daw niya. Oo nga naman, mukhang nakikita ko meron nga makapangyarihang kamay ang nasa likod nito. Sinubukan niyo ba puntahan yung PD? Hindi pa, kasi mga local lang naman kami muna. Dito muna namin kinaluwa yung mga kaya nga po Mayor, sabihin niyo po Mayor, yung inyong dilema na yung chief of police gustong tumulong, kaya lang biglang napalitan. So you go to PD and you go to RD. Ah, sige, sige po. Maganda ho yung payo ninyo at saka yung payo ng abogado. Abatement. Opo. Babalikan po namin kayo tomorrow at kinukontak na po namin ito pong si Yusek Jonathan Malaya, Plans Public Affairs and Communications ng DLG. Subukan namin tawagan ito, isa na lang. Itong PD ng Laguna. Mayor, naawa po ako sa inyo. Your hands are tied, ika nga, in a way, dahil pag kayo po'y gumalaw, kayo po'y nadidemanda. At gusto nyo pong umaksyon, pero hindi kayo maka-action-action dahil yung mga dapat kaakibat mo, alalay mo sa pag-action, pati yun, yung mga kamay tinatalian din. Mm-hmm. Di ba? Apo. At pero, nandun din yung takot na baka mapalitan din. Kung mapalitan ho, sanay na kami. Ang happy ko rito sa loob na isang taon, tatlo, palit sila ng palit at hindi ko malaman kung bakit din. Ho! Tatlong beses na sir, palit ng palit. Apo. Patatlo itong yung bagong happy namin, isang linggo pa. At bakit po pinapalitan? Dahil sa pag-implement doon sa kagustuhan niyo na mapasara po yung poultry? Hindi ho namin alam. Ang order ho ay galing sa probinsya, provincial director, na relieve kagad. Ano ho? Teka muna. Okay, relief agad. Bakit daw po? Bakit, ano po nakalagay doon sa relief order nila? The reason? Wala ho kami nare-receive. Yun lang, helping nare-relieve ang nakaka-receive ng notice. Colonel Serafin Petalio, PD, Laguna. Magandang hapon po, Colonel Petalio, sir. Sir, magandang hapon po, sir. Bakit po palagi nare-relieve po yung mga chief of police po sa Kalawan, Laguna? Ay, sir, nalipat po kasi. May ibang napuntahan. Kasi nga po, Colonel, si Mayor po, ginagawa niya po yung trabaho niya, mandato sa kanya, dahil siya po yung binoto ng mga taga Kalawan Laguna, gusto niya po ipasara yung poultry farm. Itong poultry farm, sir, matigas talagang ulo, sa halip na mag-comply dahil walang building permit, walang mayor's permit, walang barangay permit, dinidemanda siya. So, ang next option ni Mayor is i-request sa PNP, gamitan na ng police force na para talaga ma-implement yung order. Kaso po, sir, ang nangyari, yung mga police, bago nila ma-implement yung order, nasisibak. Hindi po sir, wala pong kinalaman sa pagkasibak yan. O baka nag-playship lang si Mayor. Kasi si Mayor wala pang pakialam sa pulisyan eh. Hindi siya nakikialam, hindi siya tumutulog. Ah, ganun po ba? Opo, si Mayor po ang may problema, hindi po pulisyan. Nag-playship lang yan. Kasi kami naman po sir, kilala niyo naman po ako eh. Opo. Ang pulis pag may action, action talaga. Si Mayor kasi in-check yan eh, negosyante, di ba? Okay. Kaya masyadong kwan po yan. So basta sir, tutulungan namin kayo kung ano man kailangan ng natin na pagtulungan po natin. Oh, sige, maasa po kayo sa amin. Okay, opo, Colonel sir. Opo. So, Colonel, so maasahan ko ba, Colonel, within this week, mapasara po yung tatlong poultry farm? Total, meron naman po talagang closure order? Police opo, para sir, pagamitin? Opo, sir. Pag-uusapan po namin saka ng Menro, saka ng Penro. Oh, sige, darating po so, kami dyan, Colonel sir. Bukas po, Colonel, ha? Opo, sir. Colonel, wala kitanyo. Problema sa police yan, sir. Walang problema sa police. Kasi mayroon namang standing order na pag ipasara, di ipapasara po talaga yan. Ang problema lang natin, sir, kung ang local government, kasi di naman kami nakikinabang yan, di ba? Nagpapayad ng tax sa kanila yan eh.
Baka, kasi tatlo yata ang poultry yan eh. Di ba malaki ang tax noon? Hindi ba, sir? Aha. Sige po, sir. Tutulungan naman po kayo. Wala pong problema. Colonel Pitalio, sobrang thank you. Opo. Colonel, ha? Opo. Thank you. Mayor. Opo. Mawalang galang na. Mukhang napitik ka roon, Mayor. Oo nga. Eh, hindi naman ako insect. Pilipino. Ikaw ang idol ko. Ito na po ang announcement para sa winner SPC Dancing Riders 58% with a vote of 9. Alika dito, Ronet. Nalito ako dito sa mga numero. Nagkalabo-labo na. Okay. 58% ang Dancing Riders na nakakuha ng boto na, tama to, 993 votes. Votes? Yes, sir. Samantalang ang 4D Cebu, ilan? 727 votes, total of 42%. So that means ang nanalo ay? SPC. Dancing Riders. Okay, it's a wild card. Okay. Nasaan yung... Okay na? Okay na po. Nasaan natin? Okay na, sige. Ayan. Congrats. Ayan yung SPC. SPC Dancing Riders. Alright. At sila ay taga saan? San Pablo Laguna. Ayun sila. Okay. Yun. Medyo, hindi naman close. Malayo-layo din diferensya. Mahigit 100 ang difference. Okay. Sige. Congratulations sa SPC. Dance Riders. Okay. Ayan na. Okay. Bago tayo magtapos, may mga pabati ba tayo? Chang Marins at MJ? Yes, idol. Binabati natin syempre, ano, sina Carlo Constantino na araw-araw nanunood. Yes. At syempre, araw-araw talaga siniscreenshot tayo sa Idol in Action. At si Karen Bacarizas na palaging nakatutok sa lahat ng programa dito sa atin. At binabati ko nga rin nga pala si MJ Marfori dahil magandang suit niya ngayon. Oy, thank you, idol! Bakit nakakahiya? Oh, di ba? Yes! Na-pressure ako, idol. Ayos yung suit mo. Yes, I do. Actually, ready gusto kasi ng ano, si Yuki tsaka si Yasi, ano, nag-shorts na nga ako. Para pag sumayaw mamaya, ready na po. Pwede. Eh, si Chang Marks, para lang palaging Korean telenovela. Yes! But, idol, may secret to tinatali natin dito para lumiit. Sonny Ejin! Maganda yung outfit nyo, bagay na bagay sa music na isasayaw ninyo ngayon. Okay lang ba? Of course, idol! Pero bago nyan ha, papawisan kayo nito. But anyway, bago nyan, susunod na po lang si Outlaw sa TV5. Channel Coins sa mga balita, magpapabusog sa inyong kaalaman sa Signal Channel 1. Tandaan, magmask, maghugas na kamay at lagi po tayo mag-iingat Pilipinas. Ito na, Chang Marins at MJ at dalawang dancers natin, Yuki and Yasi. Go!